shut up. Luluto ako. Kamusta kayo dyan? Malamig na hapon. Shout out sa iyo. Magandang hapon. Shout out. Connect na tayo. Ay, hindi niyo ako marinig. Magluluto tayo nito. Hindi, kasi sis, ano to, matagal tong lutuin. Dapat alas 4 niluluto ko na. Ito, yung minarinate ko siyang liempo, nilagyan ko siya ng chashuy. Ito sis. Nilagyan ko siya ng ganito. Kaninang umaga. Ito o. Oh. Liempo na may chashuy. Tapos nilagyan ko ng ganito. Para lambutin ko na. Tapos, igigisa ko sa sibuyas, bawang. Diba? Para madali siyang lumambot. Sana ako. Ganto ako magluto dito ng ganyan. Di ba sa paliki na bibili to? Marami sa paliki. Di ba na i-vlog ko to? Sabi ko eh, ako na gumagawa noon yung sa ihaw-ihawan ba? Ganto o. Oh. Chashuy with liempo. Ito. Isa ko yung bawang bago ko prutuhin yung karne. Pa-anin ko muna itong bawang. Binigisa ko sa bawang ito ng 10 pirasong bawang. 10 pirasong bawang tapos igigisa ko siya dito. Ito, chashuy. Liempo. Minarinate ko siya maghapon. Isa ko siya sa bawang, sibuyas. Nawawala kasi ng signal. Ganito, ginigisa ko. Tingnan nyo. Ginigisa ko siya. O, tingnan mo.
Ganyan. Nigisa ko siya dyan. O. Minarinate ko to ng maghapon. Diba? Palalambutin ko siya ng 2 oras. Palalambutin ko siya ng 2 oras. Ayan, lagay ko na. Bakampang. Halagang ano to? Itong binili kong karning to, halagang 110 dollars. Ah, mahal ang maboy. Kano na yung kilong yan? O, oh, diba? Mahal na. Lagyan natin ng oyster sauce. Ayan, lagyan natin ito ng oyster sauce para may lasa siya. Mga 1 kutsarang oyster sauce. O, diba? Pamiyaw. O, sarap yung tinan. Papakita ko sa inyo. Dito sa inyo, nasama ko kayo minsan pag ako nagluluto para makita nyo ang aktual ang ginagawa ko pag nagluluto. O, oh, diba? Bali. Yan. Kita nyo? Kita nyo na? O, oh, diba? Ganyanin nyo muna siya. Igisa mo sa sibuyas, bawang, pagka-marinate ng chatuy. Diba? Nakita nyo na? Tapos, lagyan na natin siya ng tubig. Mahala na kayo kung anong kasing tubig yung nilagay nyo. Ako, inaano ko siya, iniinalim ko. Ilalim ko yung karne sa tubig para sure na malambot. Okay, yung patas nito sayang. Ilagay natin. Ito tayo nagkuha ng tubig. Hayaan ko lang siya dyan, kumulo ng kumulo hanggang malambot. Malambot. Hanggang lumambot. Yan, ito na. O, tingnan nyo yung tubig ko. O, diba? Nasa ilalim. Yung karne. Oh, di ba? Kita nyo? Takpan natin. Oh, habang kumukulo siya, pwede pa ako mag-ayos ng lulutuin. Di ba? Ganyan lang kasi yung krim maging tunyang. Timatok sa trabaho. Kayong kunyang, kailangan alam nyo yung trabaho nyo, kung anong dapat kayo mapapamadali. Ito naman, nilalagay ko to sa repolyo. May mga leftover akong repolyo dito. Yan o, yung mga tira-tira akong repolyo. Hindi na ako bumili. Yan na lang ang gagawin kong dinner namin mamaya.
Tapos haluan ko na lang siya ng dry shrimp. Repolyo with dry shrimp. Yan, o. Di ba? Bababad ko sa tubig. Para madali siya maraluto mamaya. Yan. Tinan nyo. Pag yung dry shrimp dito, pinababad sa tubig. Bago igisa sa gulay. Yan ang ginagawa pag magugulay ako. Ayan yung kasimple. Tumulo siya. Saka natin hinaan tubig. Gano'n lang. Shoutout ko sa inyo yung nanalong limang ano, ipadala ko bukas yung log. Text mo sa akin yung mga nag-garjuhan, yung mga nanalo sa crapple ko na log. Log ko na kayo sa bukas, hindi na ako busy masyado. Busy kasi ako masyado ngayon, dalawang araw. Kumasta ko. Shoutout dyan kung sino man yun. Reload ko na kayo. Pangungutang ko. Pangungutang ko yung load nyo. Yun sabi ng kapatid ko ay, para utang ako, di utang ko na lang lahat. Utang ko lahat yung ano, parapol ko. Shout out sa inyo dyan. Magandang hapon. Samahan nyo ako magligpit. Maligpit ako doon sa ano. Ayan na, kumakulo na pala. Muna, oh. Tingnan nyo, kumakulo na siya, oh. Kumakulo na ang ating minaw ngayon, oh. Diba? Kulo na siya. Meron na ako niyang gulay, may ulam na akong karne. Ito naman yung sa pangatlong ulam nila. Yan, ito pangatlong ulam nila. Kita nyo? Taran! Oh, di ba? Ito. Lulutuin ko to mamaya. Yan, ito ang ulam nila. Nabili ko nito sa Choi Hong, nagdayo pa ako dun. Mahal. Ang mahal ito. Ang mahal nito dito. Bumili ako ng 8 piraso. $80? 8 piraso, $80. Bumili ako niyan, oh. Mamaya ako yan lulutuin. Yan yung partner dun sa karne. Binili. Yan ang partner dito. Diba? Ito, tsaka yun. Samahan nyo ako dito. Ganyan lang kami, dalawa dito. Ganyan lang siya. Wala kaming pakailaman dito. Basta ako, nagtatrabaho siya, naglalaptop. Ganyan lang kami dito, dalawa. Ano? Nasa... Where's you going, Coco? Ikaw, asa. Oh, walis daw. Oh, tingnan nyo pang yaw. Tingnan nyo pang yaw. Diba nakita niyo yan? Yan yung mga employer ko. Oh, ganyan ako kamahal ng mga employer ko, oh. Oh, diba? Naka-display pa ang ano namin. Ang picture. Oh, family picture daw namin yan. Oh, si ma'am ang naglagay dyan. Oh, diba? Oh. Kita niyo pangyaw? Ganyan ako kamahal ng aking employer. Oh. Di ba? Dinisplay niya yan dyan. Siya naglagay dyan. Para daw, ano, meron kaming family picture dito sa bahay.
Oh, di ba? Kita niyo pang yan. Oh. Ano, pag ano, namamasyal kami, lahat ng pinapasyalan namin, may mga picture ako, may picture kami. Ganyan ako, kaano ng employer ko ngayon. Kamahal. Kahit ganito, kalakas ng katulong nila. Diba? Ganito kami dito sa pamilya. Ayun mo? Kung hindi ka gusto ng employer mo at kung hindi ka gusto ng employer mo at masama ugali mo, gaganyanin ka ba niya? Tuwan-tuwa pa yung amo ko. Nilagyan pa niya ng plastic yan pangyaw. Oh. Para daw hindi ano masira. Oh, di ba? Sabi ko nga akin na lang kasi dadalhin ko sa Pinas. Sabi niya, "Wag, dito lang 'yan," sabi niya. Yung sa cellphone ko na lang ang ibigay ko sa iyo, sabi niya, yung sa mga picture. Yung mga picture daw niya, yung mga sa kasi taga-picture namin eh, yung amo ko. Ito. Ito tsaka ito taga-picture 'yan sa amin tatlo. Ang dami namin picture niyan. Munta kami niyan ng Big Buddha. Niyan. Oh, di ba? Munta kami ng Big Buddha niyan. Nagpicture nito yung sa may sakaya nito. Binayaran pa to ni amo. May bayad to sa Big Buddha. May bayad to sa Big Buddha. 100. 100 to. Prem na to. 100. Binili talaga to ni amo nung nakita niya doon. Kasi pag pumunta kayo doon sa Big Buddha, meron dyan o dito. Yung sinasabi ko Big Buddha yan. Pag pumunta kayo dyan sa Big Buddha, pipicturean kayo bago sumakay. Yan, nakita to ni amo. Binili niya 100. Oh, pag-uwi namin galing Big Buddha. Pag-uwi namin galing Big Buddha, niya nilagay na diyan ni amo, nilagyan pa niya ng plastic. Oh, naghanap pa siya talaga ng plastic. Oh, tingnan niyo. Hanap siya ng plastic. Kita niyo pangyaw? Ganyan ako kamahal ng aking employer kaya sobra-sobra rin ng ano ko pasasalamat kasi ganyan sila sa akin. Dalawa nga to, yung isa nito, iba naman kami noon sa Disneyland kami, may picture din kami. Ayun, pinaprint din ni amo na andun sa ano, nasa taas. Yan, ganyan. Kaya kung masama ang ugali ko, hindi ako gaganyanin ng amo ko. Di ba? Masama ang ugali ko. Kick out ka na. Kasi dito, pangyaw, pag nagustuhan ka ng amo mo, lubos-lubos ibibigay sa iyo. Kaya, magpapasalamat ako dahil ganyan ang amo ko. Diba? Kaya ako, pangyaw, nasabi ko lang sa inyo, pasensya kayo kung ano yung nakikita niyo sa akin kasi ako totoo lang ako sa buhay ko. Hindi kasi akong plastic na tao. Pag masama ang loob ko, masama talaga loob ko ngayon. Dahil ayaw ko nang bumalik sa nakaraang kong pagkabaliw ko sa problema. Hindi ko sinishare. Pero ngayon, bahala kayo dyan kung anong ano nyo sa akin. Walang problema sa akin. Kung anong sasabihin nyo sa akin, at least alam ko. Mga text nyo sa akin, nire-replyan ko kayo. At least alam nyo, nagre-reply ako. Ayun yun. Ganun ang buhay. Hindi perfecto ang tao. At hindi ka mabubuhay na walang utang. Yan ang tandaan ninyo. Kahit piso, may utang kayo sa buhay niyo. Kaya shout out dyan sa inyo dyan. Yung mga para utang. Magparayad na. Pasko na. Huwag nyo akong gagayain. Hindi nagbabayad. Hindi nagbabayad ng utang. Bisit. Hindi nagbabayad ng utang. Pero yung ng utang ko kay amo kong 40 mil, bayad na. Ngayon January, bus na. O, saan ka pa? 40,000 utang ko sa amo ko, kaya inutang ko talaga yung pinagpagawa ko ng bahay. Dahil gusto ko may sarili akong bahay pag uwi, hindi ako nga pag ako tumanda. Sabihan man nila akong para utang, pakailan ko at least meron ako napupundar. Kahit sabihin pa nilang utang yung pinagputahan ko yan, mga yan, mga pinundar ko, mga utang yan, please, meron. Shout out dyan. Sa mga taong hindi nag-uutang. Shout out. Salamat sa Diyos at kayo hindi nangungutang. Taro? Yeah. Why? Okay.
Wait a minute. Taglit lang pangyaw at pupunta daw ako sa rooftop at yung tubig daw dun sa amin sa rooftop bubuksan ng security guard. Sama ko kayo. Signal. Does someone here? In rooftop? No, someone should tell you because it is outside. Oh, not finished? Because last morning I go there again. Matayo. Yung ano? Tado yung tao dito sa taas na kabusis ng security na dito pabalik-balik. Oh! Wala naman! Visit. Ito sa anong security guard? Yan o. Visit na yan. Wala namang tao. Tao dito. Nandun naman sa kabila yung tao. Ito kasi pang-i-rop top. O, tingnan mo. Nandito kami sa taas. Yan, pangyan napunta na namin yan. Yung bundok na yan. Ibang oras namin yan. Sa 39 floor ako. Bali 40 na pala kasi nasa rooftop pala. Kita nyo. Ay, pera hulog cellphone. Ay, ang taas yan o. Nasa baba. Kita nyo ga. Again? Oh my god. How many times? I not finished your working? Kasi niya yung ano, maintenance ng tubig. Thank you. Okay. Okay na? Okay na. Welcome. Tomorrow again? No. No. Oh, okay. Tapos na trabaho nila 'yan eh. Maintenance dito 'yan. Na nagbabakbak ang ano ko, labi kasi ano winter na dito. 'Di ba? Sabi ko babalik ka pa ba bukas? Pabalik-balik tulog ako kanina. Tawag pa rin yung security guard. Buksan ko daw. Ay, ko. O, oh, diba? Kanya ng buhay ko niyang. Okay, Moy. Kahit hindi mo amo, sundin mo. Kasi, kailangan. Matuto kang makisama sa tao. Pag di ka marunong makisama, nganga ka. Pag sinungitan mo mga tao, wala. Walang mangyayari sa buhay. Ay, let's go. Kagigising ko lang kanina. Pag umpisa ko sa inyo mag-live, tulog ako niyan dalawang oras. Tulog talaga ako dito. Kahit andyan yung alaga ko, natutulog ako dito. Napayaan ko lang siya dyan. Anong ginagawa niya? Ganyan kami dalawa dito. Wala kaming pakialaman ang alaga ko. Bebe! Bebe! Already finished! Check the toilet because whole day, no? Walang tubig dito maghapon. Yung toilet namin. Ayan! Oh my god! Tinan nyo. Naglilinis sila dito kasi. Tinan nyo, ha? Oh, ang dumi. Nililinis nila yan, ha? Oh, ayan. Oh. Ganyan ang tubig dito.
Ganyan lang ang toilet dito. Maghapon niya walang toilet. Kaya ang ginagawa ko, tingnan niyo pang niya, oh. Nagtatabo-tabo ako pag nagsisiyar sila. Abangan ko na sila. Abangan ko yung alaga ko pag nagsisiyar. Kasi pag naihi, hindi binubuhusan. Kasi wala nga tubig yung toilet. Hindi nila alam. Ako na buhus. Diba? Para hindi mapangi yung bahay. Maghapon walang tubig dito. Yung tawid ko sa kusina, napunta dito. Tignan nyo yung tawid ko sa kusina kanina. Napunta yun, punang inanap to. Kasi nga kanina nga, nagigil ako dun sa kapatid ko. Pagkagising ko, kita ko agad mga text niya na walang kapwinta-kwintang kala mo eh. Tatakasan. Ala siya. Parang kala mo hindi kapatid eh. Bahala siya kung anong isipin niya sa akin. Marami pa namang ano, pagkakataon. Ang init na dito. Sa labas ang lamig. Shout out dyan sa inyo. Tiklop tayo. Magandang hapon. Oy, chat niyo ako yung mga nanalo. Naano ko na yung ano. Hindi ko nga. Kunin ko yung nanalo sa load. Papaload ko na sa kayo. Pahingi ako ng number nyo dyan. Kung ano ba, ilagay nyo sa messenger. Lagay nyo sa messenger yung number nyo tsaka yung ano, kung anong sim. Para maload ko yung 100. Yan, oh, shout out. Yan si Ligaya and Sok Vlog. Binigay na yung ano sa akin, number niya. Alam ko na, pati si Reggie Mercado. Tapos to si Rimbong Reyes. Hindi ko rin alam. Si Jasmine, sabi niya, pag may wala doon siyang load. Ito si Shane Rusty Buan. Hindi ko kilala to. Shout out sa iyo dyan, boy. Shane Rusty Buan. Shout out dyan, toy. Bigay mo sa akin yung number mo at ilulod ko sa iyo yung 100 load. Tsaka dun sa isa, kay Rimbo. Sino ba to? Hindi ko alam kung sino to. Rimbong Reyes. Rimbong Reyes, shout out. Tsaka Shane Rusty Buan, shout out. Bigay nyo na sa akin yung number nyo at ilulod ko na. Para magamit ninyo na. Shout out dyan. Tuloy yung ano ha, yung 31 ha. Tuloy yung bagong taon natin. Tuloy yun, kahit anong mangyari. Tuloy yung raffle ko sa 31 ng 1,000 para sa inyo. Wala akong pakialam kahit anong isipin ng kapatid ko. Basta tuloy natin. Sabi ko sa inyo eh, ang gagalaito yung mga kapatid ko kasi hindi sila kasali sa raffle ko. Tingnan nyo ngayon, di ba? Resulta. Yan ang resulta noon. Alam ko na yan. Diyos miyo, Marimar. Alam ko na yan, mangyayari yan ngayon. Binili ko yung parapol na yon. Alam niya yon. Alam niya yon na maparapol ako. May utang ako sa kanya, alam na yon. Diba? Ngayon, sinigil niya ako ngayon, kanina maga. Matagal na daw niya sinasabi. Oo, sinasabi niya yon. Pero sinasabi ko sa kanya, maghintay siya. Walang wala siguro, pang bingo. Wala siguro ng ano, yan. Pero yung kapatid ko, shout out. Ano pa lang siya? 10 buwan pa lang siyang nasa Pilipinas. Galing siyang Saudi. Galing siyang Saudi, yung kapatid kong yan. 10 buwan pa lang siya sa Pinas. Yung kausap ko kanina sa Facebook. Galing yan sa Saudi, 10 buwan pa lang. 3 taon siya sa Saudi. Hiniram ko yung pira niya nga. Totoo yun, nangutang ako sa kanya. Totoo yun, nangutang ako sa kanya. 15,000. Usapan namin yan. Sabi ko, papayaran kita pag nag-training ka. Huwag ka muna ng ano. Mag-apply kasi mag-bakasyon ka muna dyan. 3 taon ka dyan nasa Pilipinas. Hiramin ko yung ano. Pang-training mo. Buti nga, hindi ko hiniram 30,000.
Kasi yung 30 mil lang pang training sa papuntang Hong Kong eh. 15 lang ang hiniram ko. 15 lang hiniram ko kasi alam kong kaya kong bayaran yan ura-urada. Kasi alam ko pag ako ng utang na hindi ko kaya, hindi ako utang. 15 mil lang ang hiniram ko. Pero ang totoo, ang training sa Hong Kong, 30 mil. May git pa ngayon. Oh. Sabi ko sa kanya, hiramin ko muna yung pan-training mo at ano, andiyan ka pa naman sa Pinas, tayo pa nag-training ka papunta Hong Kong, di bibigay ko sa iyo, may pira ka sa akin, di maubos ang pira mo, kasi alam ko ang gastos dyan sa Pinas, mahal ang mga bilihin. Oh, ito na nga, nagparapol na nga ako. Ala, pagkagising ko kaninang umaga, yan ang mga chat niya. Oh, di wow, pati asawa ko, tinawagan. O, sino hindi mabubuisit? Pag-gising mo ng umaga, ganyan na makikita mo. Daming chichiburichi. Ang usapan, kontinting usapan na pang-training niya. O, ang sagot niya, hindi na lang daw siya pupunta dito, ibigay ko yung pera. Eh, may bigay ko ba ura-urada na ang usapan ay pang-training niya? Baliw ba siya? Eh, syempre, paghahandaan ko yun sa kanya. O, sabi ko sa inyo, pangyaw, totoong usapan yan. Usapang practical yan. Pag ang pera ang pinag-usapan, kahit sino, kamag-anak man yung kakilala, pag pera ang pinag-usapan, wala. Tae ka pag di mo pinagbigyan. Diba? Relate kayo dyan. Pustahan pa tayo. Kahit sino magsabi, kapatid man yan, pamilya, kaibigan, pag pera na ang pinag-usapan, na hindi mo na pagbigyan at hindi mo na bigay, stand tayo. Sira ka, tayo ka, kahit anong bigay mo, kahit anong tinulong mo, kahit na anong ginawa mo, tayo ka. Mm. Diba? Tingnan nyo na lang ako, diba? Oh. Sabi ko sa inyo, kaya kayo, pag may utang kayo dyan, bayaran nyo. Huwag kayong tumulad sa akin na hindi nagbabayad ng utang. Ano sabi ko sa inyo? Ako, pero kung sinabi niya agad noon na bago ako nagparapol at nakabili ako ng cellphone, ate, kailangan ko agad mismo ngayon din. Ay, di binigay ko. Normal ba siya? Pisiin pa yung parapol ko. Baliw. Eh, halos isang buwan na yun. Isang buwan ko na yung pinararapol. Di ba? Saan niya, saan ko bubunutin ang 15 mil ura-urada? Pag sinabi niya agad, agad-agad, normal ba siya? Ano ako, tumatay ng tae, ng pira dito? Shout out sa'yo dyan. Bahala ka kung anong isipin mo sa akin. Hindi ako tatakbo sa utang mo. Utang ko sa'yo. Babayaran kita, huwag ka mag-alala. Baka magulat ka na lang. Huwag ka magparasalita kasi yan, sabi ko sa iyo, pag alis mo pa lang ng Saudi, sinabihan na kita, mabibigla ka sa gastusin sa Pinas, nayabang-yabang mo pa, sinabihan mo pa ako na kami ng mga kapatid mo, may ipon naman ako, madami naman akong ipon, may pang-apply naman ako, di wow, ikaw na maraming ipon, ngayon maniningil ka ng pilitan sa akin, na usapan natin, pan-training mo. Di wow. Pakailan ko sa mga sabihan ng mga tao sa akin. Kung ayaw sa akin, di wag. Kung ayaw niya sa akin manood, sabihan mo pa ako na aanin mo ako sa YouTube ko. Hindi ka, lumubunuhin mo YouTube ko. Pakailan ko ba? Bakit? Di ko naman yan siniseryoso. Siniseryoso ko buhay ko, trabaho ko dito. Kasi mahirap mo lang trabaho. Yung trabaho ko ang inunahin ko dito, syempre. Trabaho paunahin ko bago ang YouTube, siyempre. Ano ba? May YouTube, andyan lang yan. Yung YouTube na yan, shoutout sa'yo. Libangan ko lang yan kasi dito, pag wala kang kausap, at least may ginagawa ka. May pagkaabalahan ka. Hindi ko siniseryoso ang YouTube. May hamon mo pa sa akin ang YouTube. Ngayon, sabi ko sa'yo, di ba? Guluhin mo ako sa YouTube, di wow. Pahiya mo ako, wow. Hindi kita inaano. Siya na shoutout ko lang ikaw kasi
Ugali mo kasi. Ayusin mo. Basta ka na lang. Intindihin mo ako. Iniintindi rin kita. Alam kong wala ka. Kasi nga, alam kong mahal ang bilihin sa Pinas. Alam kong mahal ang bilihin sa Pinas. Sinasabi ko sa'yo noon pa lang. No, ngayon, naranasan mo budget sa Pinas. O, di ba? Ngayon, alam mo na. Kaya, dati, pag naging sa'yo mga anak mo kay kasi Auntie Ima, paano nasabi sa'yo na, ano? May bill na yung ganito ganyan, pag nagbayad, tapos nagpadala ka ng 7,000, sasabihin mo, bus agad. O, yan, nung kakainin ng mga anak mo, pang bill na, usapan natin. O, ako, matnurunong ako sa usapan natin. Padala ng mga anak natin, kahit magkasama anak natin sa isang bubong, hindi ako nagkulang sa padala ng mga anak ko. Ikaw ang nagkulang sa mga anak mo, hindi ako. Marunong ako. Kahit tanong mo dyan sa panganiban kung nagkulang ako sa padala sa anak ko, mahiya ka sa kaluluwa mo. Ako, hindi ako nagharap ng ganto kung ako nagkulang sa mga anak ko. Damay mo pa yung anak ko, shout out sa'yo. Sko, kahit walang ano ang anak ko sa Pasko, tuloy pa rin ng Pasko. Sko po. Kahit diyan mama siya, diyan ko maghanda. Sanay ang anak kong hindi maghanda. Pero hindi ako pumapayag na walang handa yan. Simula akong nagtrabaho. Para sa iyo, dahilan mo pa yung mga anak, mga bata. Magdadalawang buwan ka dyan sa Pinas, di mo nga napasyal yung anak ko sa kahit saan. Kapal na mukha mo. Ako pa sabihan mo makapal na mukha sa text. Ikaw ang makapal na mukha. Kasi yung anak mo, nung ako'y dumating dyan, ngayon, sumbatan kita. Sinusumbatan mo ako? Sige, sumbutan tayo. Anak ko, nung ako'y umuwi dyan, kahit saan ang pumunta kasama yung anak mo. Yung anak mo, kasama mo lang pag ikaw naalis. Yung anak ko, ano, nga. Smiyo marimar dyan. Ay, huwag mo akong babalikan sa mga tinitext mo at mas marami akong ibabalik sa iyo. Ano, magmimerinda kayo ng anak mo. Yung anak ko nakatingin lang. O, may narinig ka ba sa akin? Mga anak ko, may narinig ka? Wala ka narinig kasi ang katwiran ko sa mga anak ko. Kung anong nakikita nyo anak, kahit na manahimik kayo. Magtyaga kayo kung ano lang binibigay ng mama nyo. O. Huwag mo akong hamunin. Diyos miyo marimar. Dahil yung anak mo, hindi ko tinuring na iba yan. Hindi ko pinaramdam kahit sa tanungin mo yung mga anak mo. Hindi ko pinaramdam na hindi nila ako tita. Ikaw, pinaramdam mo sa anak ko. Mama, kumakain si tita at sila Jericho at sila Bridget at kami hindi nga. O yung si Auntie Ima ang ginawa ng utang sa tindahan para lang makakain ng merindahan na ko. Alam mo ah, may pakpak ang balita. Sabi ko, shout out sa'yo. Huwag mo akong babalikan kasi ikaw, marami akong babalik sa'yo. Tahimik akong tao, nagbibigay ako na hindi ko sinasabi. Ikaw, 15,000? Pamalita mo? Tingin ko sa'yo. Ganyan pa lang ikaw, ganyan ka na. Paano pala pag ikaw yumaman at naging presidente, kawawa ang Pilipinas. Shout out sa nanonood ng 1 million dyan. Shout out yan sa inyo lahat. Sabi ko sa inyo, walang plastikan, walang taong, walang utang. O, patayo ako ng revolto, yung taong walang utang. Shout out nyo dyan. Ay, Diyos miyo marimar. Sabi ko sa inyo, may kilala nga ako dyan eh. May kilala nga ako dyan. Kamag-anak ko pa. Shout out ko yan. Kamag-anak ko pa yan. Sabihan niya ako. Shout out dyan. Kamag-anak ko. Kamag-anak ko yan. Totoo yan. Ayaw daw niya mangutang. At hirap daw bayaran. Ayaw daw niya mangutang at mahirap magbayad. At hindi daw siya sanay mangutang. Pero ano nangyari? Kutot niya blue. Muutang man siya, uy. Pasama pa sa akin mangutang. Ano po?
huwag kayong magsasalita ng tapos. Kung di nyo naman kayang, kayang panindigan. Yablo, oy. Sigahan nila ako. Hindi ko raw agad binayaran yung utang ko. Baliw ba? Eh kung alam ko bagang singilin niya ako, ako ngayon edi binigay ko na yung pinambili ko rapon. Common sense din sa mga marites dyan. Daming marites kanina. Sobra, dami. Uso talaga ang marites ngayon. Ngayon, si Janice Martes. Martes! Ay! Smiya ko. Ako'y natatawa. Tinulugan ko lang baga. Tinulugan ko lang yan kanina. Shout out dyan. Tinulugan ko lang yan. Mga yan. Tinulugan ko lang yan. Yan. Tapos na tuloy ako mag, ano, magtiklop. Nam. Tapos na ako magtiklop. Shout out dyan sa mga taga Marites. Shout out dyan. Yan o, yung nanonood si Maglinaw. Shout out pare dyan. Ay, bismiyo. Alaga ko. Natawanan sa aking alaga ko. Natawanan ako ng alaga ko. Oh, yan na yung amo ko. Wait, ma'am! What? Coco? Alaga ko pala ang dumating. Kala ko yung amo ko, babae. Diba? Shout out din sa mga walang utang. God bless. God bless you. Ay, cooking chashoy in for Coco. Ha? Naamoy daw yung, yun naamoy daw yung ano ko, luto, bangod daw, ano daw yung luto. Toilet, because now only already water. Because whole day, no more water in toilet. No water. Yeah. Diba? Tangkad na sa aking alaga ko. Dati, dibaywang ko lang yung mga alaga ko yan. E ngayon, nanon na ako. Kita mo yan? Ganyan ang buhay. Tuloy lang, kahit may problema. Hindi mo yan o yan. Dahil pag ang stress ang umano sa inyo, dumikit. Sorry. Wala kayong mga gawa. Kaya, di ba nila lang ang sarili? Di ba, pangyaw? Ganun ang buhay lang. Shout out dyan sa asawa ko. Inirish yung post ko. Pasawa yun ang mga... Inirish yung post ko eh. Dami pa naman. Kakatuwa pa naman. Dami Martes. Dami Martes eh. Martes. Ay, just me. Yung mga... Di ba? Ang Marites nyo ay nagsha-shout out. God bless sa mga walang utang dyan. Shout out dyan sa mga marunong magbayad ng utang. Magdi-December na po, magbayad-bayad na kayo dyan. Kaya ako magbayad. Ang topic natin ngayon ay utang. Ang topic ngayon natin ay utang sa sabayan ko na pagluluto. Diba? Hey, drink your water? Yeah. But now drinking water? Oh. Oh, diba? Ganyan ako sa mga lang iniinom. Gaya ko, umiinom ako ng tubig. Pakita ko na sa inyo yung niluluto natin kanina. Yan oh. Oh, diba? Yan ang niluluto ko. Oh. Oh, nakita nyo yan? Oh. Yan ang niluluto ko kanina. Abangan nyo yan hanggang matapos. Di ko titigil ang live ko. Bahala kayo dyan magsawa, manood. Anong gagawin nyo?
Ang init na baga. Kaya lang wala akong bra ay. Hindi ako nagbubra dito pag winter. Wala namang iba bra. Ang kapal kasi din suot. Ang kapal ng mga suot namin dito pag winter. Kaya hindi na ako nagbubra. Wala naman may kikita. O, di ba may nakita ba kayo? Wala naman, di ba? O. O. Sus. Abra ka pa. Ang init-init naman. Di naman wala naman iba bra. Naglulukuhan kami ng mga kaibigan ko dyan eh. Shout out dyan sa PBB House. Yung mga kaibigan ko, yung isa doon, sabi ba naman niya eh, check ako sa inyo. Sabi, Pangga! Hindi na kami, hindi ako nakapag-bra. Nagpunta ako, ano, nagpunta na siya palengke. Picture siya. Shout out dyan sa iyo, Pangga. Na-check ako lang. Sabi namin, uso na yan ngayon dito kasi winter. Happy ko naman sa kanya eh. Ayan mo na. Ako nga, 5 taon ganyan na eh. Walang bra, pag-winter. Pag-winter lang. O, magbabra ka pa niyan. Nakapal-kapal na so, makita mo ba yung hamo mo? Wala na yan. Sayang lang labahan. Ano mag-bra? Ma-press ko pa tingnan. Diba? Kaya lang init eh. Kapal kasi. O, winter na dito. May ano pa ako niyan? May suot pa ako niyan sa ano, tingnan niyo. May suot pa ako niyan sa loob. O, may sando ako niyan, no. Oh. Babra ka pa ba diyan? Hindi na. Just me. Kabigat lang 'yan sa kaluluwa mo. Ay, ayan na, ililinisan ko yung lulutuin natin. Ito, oh. Tingnan niyo. Ang mahal talaga nito, pakita ko ulit sa inyo. Diba? Scallop. Tawag dito, scallop. Bumili ako ng 8 piraso, halagang $80. Oh, seafood. Lilinisin natin pang yaw. Yan. Yan ang menu nila. Ayusin ko muna to bago ko linisin yan para walang kalat. Shoutout dyan sa 2 million kong viewers. Manood kayo dyan. Bahala kayo. Live ko yung gagawin ko ngayong araw. Pasensya na kayo sa akin. Kaninang maga talagang ang inyong pangyaw ay humutok yung bunbunan sa galit. Pag gising mong magang-maga, ganun agad ang makikita mo, yun. Talagang magagalit ka. Wala ka pa sa huwisyo. Dami mo nang marinig na ganun kung ano-ano. Diba? Shout out dyan. Shout out dyan, anak. Yung anak ko nanood, nagsilip man, uy. Nagsilip yung anak ko. Nalag si mami. Shout out dyan sa iyo, anak. Pasensyaan nyo ng mama ninyo. Tatanggal ang stress. Tindihin nyo na lang mama nyo. Kasi pag hindi natin yan nilibang, baka mabaloy ulit ang nanay nyo. Kawawa naman kayo. Ganyan. Hello, sir. Oh! Dapag... Raya? Oh, yes, ma'am. So heavy. Ma'am, ma'am, you send your the video tomorrow. I'm making because late. I'm making ready for dinner. I buy. What are you talking about? You send the WhatsApp. Okay, ma'am. Thank you. Kasi pinasaan yung amok mo na menu sa WhatsApp. Hindi ko naluto ngayon. Ah, yes, ma'am. I go to the room. Ay, thank you, Lord, ma'am. I not to pay because the mobile is going to process the SIM. Then I said, I lost my SIM card. Then, I give it again. Yeah. I knew then I using. He said, because I not using, you pay this. Then I using, ma'am. Okay.
Thank you, ma'am, for advice. Nawala kasi yung SIM ko, kaya yun. Pumunta ako ulit dun sa ano, nagplan kasi ako ng SIM. Nagplan ako ng SIM. Diba bumili ako ng cellphone? Inano ko sa plan, yung binigay ng amo kong cellphone, ginano ko sa plan kasi para makamura-mura. Eh, hindi ko magamit yung apps. Pag nag-install ako ng apps, hindi siya magamit. Eh, di tinanggal ko yung SIM. Hindi ko na alam kung saan ko nilagay. Pinadala na ako ng sulat, bakit daw hindi ko ginagamit. Kaya pumunta ako dun sa Diamond Hills. Inactive ko yung SIM ko, nasabi ko, nawala. Nawala yung SIM na yan. Eh, di yun. Ngayon, okay na. Ito, kita ko sa inyo. Ma'am! Tomorrow only, ma'am, ha? Only, ma'am. Oh, okay, ma'am. Copy. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, pagdating ba lang ng amo mo, kailangan dito ko na sa pinto. Oh, di ba? Oh. Kasi tatawagin ka talaga niyan. Kanya na ako sa amo ko. Di ba? Init talaga, nainito na ako. Nainito na ako. Gabi na ako. Ang init. Nainit na. Bulog ko kasi ako. Shoutout din sa inyo. 1 million kung manonood. Pasensya na kayo sa akin. Talagang ganito ugali ko. Magpapakatuto lang ako sa buhay ko. Ayoko nang makipagplastikan. Kaya pasensya. Kung ayaw nyo po sa akin, salamat. Kung gusto nyo sa akin, salamat. Kung ayaw nyo sa akin, i-block nyo po ako. Walang problema po sa akin yan. Huwag nyo kayo mahihiya. Kasi ganun po talaga ang buhay. Hindi perfecto po ang tao. Hindi perfecto ang tao. Yan ang tanda ninyo. Lalo na, pag walang-wala po kayo, ba walang-wala kayo, tapos tatako kayo sa kamag-anak nyo, kabigan, tapos wala kayo matakuan, doon nyo po mararanasan kung sino ang totoong kaibigan at hindi at kamag-anak. Yan po ang nasabi ko sa inyo. Yan yung pinusto po kagkanina. Aral po yan sa atin. Hindi lang yan para sa akin. Aral rin sa inyo. Kaya, hiyan niya ng pamilya ko. Tinanggap ko kaya niya ng pamilya ko, pero para ma-relate din po kayo sa sitwasyon na gano'n. Pag may utang, magbayad, huwag takbuhan. At yung magpapautang naman, magsingil ng maayos. Hindi yung porket na may utang ka sa tao, sigat ka na maningil. Diba? Hindi yung porket na ikay nagpautang, akala mo kung sino ka na. Naakala mo eh, pag-aari ka na, pag-aari mo na yung pinautangan mo. Huwag ganun, kasi hindi magandang yun. Kahit may utang sa inyo yung tao, irespeto mo. Yun ang point ko dun sa post ko. Irespeto mo na ano, intindihin mo rin kung wala ba talaga o meron, di ba? Intindihin mo rin, kasi dyan mo makikita yung tao. Na, magbabayad o hindi. Kasi kung talaga ikaw pa ang sigat maningin, bakit nagpautang ka, sigat ka maningin. Ay, hindi. Pantay lang ang tao. Ayun mo, kausapin mo ng ayos. Hindi yung ganun. Nadaanin mo sa kung anong pakasay. 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 Ganun.
Kasi ako, totoo lang, nagpapautang man ako, pero hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan magpautang. Hindi ako ganyan maningin, hindi ako ganyan magsalita, hindi ako ganyan mag-ano sa tao. Kasi ang alam mo, pakikiramdaman mo ang tao kung meron yan o hindi. Meron man yan, o siyempre, makikita naman ang tao kung meron hindi, marunong magbayad eh. Siyempre, unahin ka niyan kung talagang kulang-wala ka. Pero kung nakikita naman ang tao mo na meron ka naman at hindi pa naman ang tamang usapan ninyo, eh bakit? Intindihin mo, hindi yung ikaw lang... Pagkat ikaw ng utang, intindihan mo hindi. Parehas kayo mag-intindihan. Hindi yung ganun. Ang tao, pag marunong ka, marunong din yan sa iyo. Pag magpautang ka, bigyan mo ng schedule yan, oh. Hinindihan ka lang ng isang beses, magagalit ka na? Hindi pwede, bigyan mo pagkakataon. O sabihan mo, o sige, kung hindi ka makakabigay ng adjust, o ganito ate, bigyan mo yan ganun, baka meron ka na, o, eh dapat ganun dalapan, hindi yung, kailangan mo nga yung ganda, yan. Hindi. Eh, sinabi kong 10-10. Hindi. Yan, kaya ako pinusyan pang nyaw. Dahil yan sa akin din, hindi yan para sa akin. May mga utang din, bayad na. Diba? Shout out dyan. Sa 1 million kong viewer. Diba? Sino naman? Pag ang tao walang-wala talaga, sasabihin ko, pakinggan mo muna bago ka magsalita. Nalaman mo lang na nagparapol ako, siningil agad ako, Diyos may marimar, Panginoon ko. Alam ko yung utang ko sa iyo, babayaran ko yan, Diyos ko, usapan na tayo eh. Sabihan mo pa ako na ibang tao nagagawa ko ng paraan. At normal ka ba? So ngayon, dito tayo magbangayan. Nirit ng asawa ko yung post ko eh. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong kakalabanin kasi ako hindi mo pa kilala rin. Kung hindi mo ako kilala, kayo kilala mo na ako. Hindi kita urungan. Ako, nag-utang ka rin sa akin, hindi kita ginanyan. Wala ka narinig sa akin. Hindi lang 15 milang utang mo sa akin. Pero wala ka narinig sa akin kahit hindi ka nagbayad ng tamang pagbayad. At inintindi kita nun. Sinabi mong ganito, hindi mo pa rin sinupan. Inintindi pa rin kita. Sinabi mo ulit, hindi pa rin tinipad. Ang kailangan pa ba yan, hindi pa rin kit. Wala ka narinig sa akin. Pero ako ngayon, nagsasabi sa iyo na ganito ganyan. Salamat na lang sa iyo, pinautang mo ako. Mga akong alamin, kasi alam ko naman na may pera ka dyan. Masyado ka lang sa akin. Naano ka lang dun sa post ko na nagparapol ako. Alam ko naman may pera ka dyan eh. Wala kang pera eh. Isang buwan ka parang na dyan eh. Kasi di naman sa 3 taon mo sa Saudi na wala kang pera. Kasi di. Linisin na natin pang iyo to. Lutuin ko. Kasi di naman 3 taon ka sa Saudi, wala kang pera. Isang buwan ka parang dyan. Pahihiramin mo ba ako ng 15 kung wala kang pera, di ba? Shout out sa iyo. Maghintay ka kung kailan kita babayaran. Baka magulat ka na lang, bukas bayaran kita eh. Huwag mo akong gagagargan kasi kahit kapatid kita, respeto mo ako. At ako nire-respeto ko kayo lahat. Wala ka ng respeto eh. Sumusobra ka na eh. Sumusobra na yung buhanga mo. Alam mo kung sino kayo.
Bakit ako may utang sa'yo? Pag ganyan-ganyanin mo ako? Huwag ka kayo mag-respeto. May respeto ka. Yan lang. Walang utang na loob sa'yo. Nung ako'y nabaliw. Nung ako'y nagpasakit. Bakit? Naka, gusto mong sumbatan tayo. Kulang pa yun. Gusto mong magsumbat? Ako hindi ako susumbat. Kulang pa yun. Kulang pa yung sumbat ko yun. Kung kasabihin ko, yung sinasabi mo sa akin, ito na gastaso. Utok mo, mahiya ka. Mahiya ka. Hindi ikaw. Mahiya ka sa sinasabi mo. Gastaso? Hey! Pinirahan mukha mo sa junior. Yan ang totoo. Kung ako'y nagkasakit. Nilang ka nga ng tricycle ni junior eh. Alas saan yung tricycle ni junior? Nilakpag niyo mag-asawa. Hindi niyo pinahalagahan. Ikaw ang mahiya, hindi ako. Sabi ko sa iyo, huwag mo mong hamunin dahil ako. Hindi ako mag-aanin ng ganito kalakas na loob ng harap sa tao kung wala akong ilalaban sa iyo. Yan ang tanda. Ganyan yung paglilinis niya, oh, pangyaw. Nililinis ko siya. Ang daming marites pa naman. Kusmi yung marites. Ang daming marites. Nakatuwa eh, ang daming marites talaga. Basta ako eh, totoo lang sa sarili ko na ako'y may utang. Lahat ng pinundar ko galing sa utang. Hindi ako marunong babayad eh. Kung marunong babayad. Ganyan yung kapatid ko, basta sa pera yan, mainit sa pera. Kilala ko na yung kapatid ko niyan, kaya nga tinaray ko siya. Yan pang yaw, yung pag-uutang ko niyan, tinaray ko lang po siya. Tinaray ko siya kung pagbibigyan niya. First time ko lang utang niya ng ganyan sa kanya. First time ko, sa tagal-tagal niya nag-abroad, ngayon lang ako niyan. Tagal-tagal na kaming ano, magkapatid, ngayon lang ako ganyan lumutang sa kanya, kalaki. Never ako lumutang sa kanya, promise, ngayon lang talaga. Tinignan ko lang siya kung marunong siya ba. Tinaray ko lang siya. Ganyan kasi ako ang tao. Susubukin kita kung totoo ko hindi. Tinaray ko siya. Pinautang naman niya ako. Kaya pinautang ako. Pinautang niya ako, sabi ko, mag-alusapan namin. Ganyan. Pero yung nalaman niya po na ano, parapon ako, ayan na, nag-diwara na siya. O, diba? Sabi ko na sa inyo eh. Malalaman ko yan ang totoo mo gali yan. Ganyan talaga yan. Ganyan yan. Miss Leo. Kapatid ko yan. Kaya alam ko gali yan. Kaya usgahan nyo naman ako. Wala akong pakailang. Alam ko yung ginagawa ko po. Nakahiya namin ang pamilya ko. Uy, kahiyan ako. Kahiyan. Oo, kahiyan namin ang pamilya ko yan. Pero yan. Sabi niyong kapatid pa rin. Oo, kapatid at magtutulungan pa rin. Pero... aminan man natin, walang kaplastikan. Hindi maiwasan sa magkakapatid dyan. Diba? Kita nyo na? Plastikan man tayo dito. Imposible naman kayo hindi nagkakaganyan din sa pamilya nyo. Yan ay real talk. Real talk at real nagaganap sa buhay. Sa buhay pamilya.
Ayan, kita niyo po, aral po yan sa atin. Na, kung kayo nangungutang, tingnan niyo rin po kung sino yung utangan niyo. Aral yan sa atin lahat. Yan ang sinasabi ko, kaya ako pinos yan. Aral yan sa buhay natin. Kahit kamag-anak pa yung kapatid, kaibigan, pag sa pera, kung saan pa, wala. Aral yan sa buhay. Hindi yan para sa akin lang. Para rin yan sa inyo pang yaw. Kinishare ko lang. Kinishare ko ang totoong buhay at nagaganap sa totoong buhay natin. Na hindi lahat ng paharap mo totoo sa'yo. Hindi lahat ng paharap mo totoo sa'yo. Ang tao. Maraming, mas maraming ka-plastic isa sa totoong tao. Totoo yan. Mas maraming plastic at mas maraming Maria sa paligid natin kaysa sa totoong tao at magdadamay sa'yo. Mas masarap ang magdamay ang ibang tao kaysa sa kamag-anak. Kamag-anak, diba sabi ko sa inyo nung nag-anak sa inyo ng chatbot. Ang kamag-anak, magaling lang yan sa iyo pag may bukang kuha. Magaling lang yan sa iyo pag may mapapala. Pero pag tai ka na, mga ka. Kaya yan, mga kapwa natin OFW, habang nandito tayo, mag-ipon tayo at isipin ang sarili. Hindi na lahat 100% ibigay dahil ranas ko yan. Ang dalagaan ko lahat ng kita ko sa pagkadalagaan ko lahat. Walang mangyari. Nangatulong ako. Yung buhay ko nangatulong ako. Pero ano? Anong resulta ngayon? Anong resulta ngayon? O, ako pa rin ang tae. Diba? Sabi ko sa inyo. Shut out yan. Alam yan ang amo ko, ang lawyer ko dati. Sa Kubili, si Ate Nats. Alam yan. Wala akong nasasahod. Puro padala. Puro padala sa pamilya. Puro padala sa kapatid. Wala akong nasahod. Sahuran ko na. Wala na masahod. Dahil napadala na. Ganyan, lumay. Kaya ngayon, natuto na ako. Kaya, experience ko yan pang yaw. Ganyang sitwasyon. Kaya, kayo, dyan, mga kapwa ko, OFW, isipin muna ang sarili bago magbigay at magpautang. Dahil, yung inutangan mo, mahirap magbayad. Yung nagpautang, pag siningin ka, hindi ka maintindihan kung wala kang pambayan. Diba? Kaya tayo mga OFW, mga nagtatrabaho na maayos, na maayos dito, isipin nyo ang sarili nyo bago kayo magpautang. Yan ay sinubukan ko lang po ang kapatid ko. Kaya ganun. Kung talagang ano siya, harunong siya. Hindi siya ano. Oh, di ba? Kahit sinong sabihin mo, sipin mo pangyaw, tatlong taon siya sa Saudi. Isang buwan pa lang ko ngayon sa Pinas. Pinautang niya ako mga tatlong linggo pa lang. Nalaman lang niyang nagparapol ako, binanatan niya ako sa text. At nag-usap naman kami ng maayon. Eh, ako, kasi siya ako. Kasi siya din siya. Dahil maghintay ka kung kailan ko siya babayaran. Babayaran ko siya. Huwag siya mag-alala. Ngayon talaga. Inamin ko yan sa inyo. Ang pinagawa kong bahay, inutang sa pango ko. Dahil gusto ko na matapos ang bahay ko. Ayaw kong nga pag ako'y umuwi ng Pinas. Pero hindi siya nakakaintindi. Nakita lang niya nagparapol ako. Ginanyanan niya ako. Siningil niya na ako ng siningil. Kasabihin niya, wala daw ang utang na loob. Sabihin niya, wala daw, malaki daw ang bagastusin sa Pinas. Hindi nga, yun naranasan niya. Umasto sa Pinas, nasa Saudi siya, nagreklamo siya humingi ng pagdala ng anak niya. Madali daw maubos yung pagdala niya. O ngayon, naranasan niya mag-budget. O ngayon, di? Halak mo.
Sabi ko na sa iyo. Sabi ko sa kanya. Ang bayaran kita. Hindi yung marimar. Ako pa, hindi magbayad. Ano ba yan? Babayad ako ng utang ko kahit piso yan. Luto na siya pang yaw-o. Pahihibasin lang natin. Tapos, ito pang yaw, kasama yan dun sa dish natin. Tapos, mag-ano tayo ng bawang. Pag inano ko na itong bawang pang yaw, pag nag-isa ko na itong bawang, i-off ko na yung live ko. Magpapasalamat ako sa inyo kasi ipa-vlog ko to para makita nyo kung ano yung luto ang gagawin ko dito. Parang gaya ng sa extreme ang luto. Nagusto ko talaga ng amo ko na ganyan ang luto. Diba? Sabi ko sa inyo pang niya. Kumikita tayo, mag-ipong sayo, mag-pundar. May iba ng araw ganyan, kapatid mo na, paano kung wala akong trabaho? Hindi nga nga talaga. Kawawa mga anak ko, biyuda pa naman ako. O, di ba? Sabi ko sa inyo, mag 100% na magtitiwala kahit kamag-anak mo yan. Sinong kapatid ko yan? Ito, kapatid ko yan, pero ganyan, di ba? Oh. Kapatid ako lang sa inyong real talk. Real life. Real life yan. Hindi yan, ano? Hindi yan... Oo nga, nakakayo. Pero real life yan. Totoo nangyayari yan sa buhay natin. Kahit sino. Lalo na sa pira. Pinag-uusapan. Kakabatayan niya dahil sa pira. Diba? Uyan pa kaya? Utang? Hindi kayo magubuhay sa tao kung wala kang utang. Ay, posible hindi kayo nang utang sa tindahan. Ito ang mga amo ko, may utang. Tayo pa kayang mga ganito lang ang buhay. Utang amo ko. Diba? Mga mayayaman niya ay utang. Diba? Kaya shout out din sa kapatid ko. Pasensya ka na. Yung si ate mo talaga ay minit ang ulo kanina. Yung sabi ko sa iyo. Minit talaga ulo ko. Sumusubra na kasi bunga mo rin eh. Nananahimik ako sa iyo. Tagal na yan. Pero nung ako'y ano talaga kanina ay nasubrahan na talaga ako. Pa-shout out sa iyo din kapatid. Yung sabi ko sa iyo kapatid. Kilala mo ang ate mo, marunong magbayad, marunong kunin sa pinagkalina. Sobra ka na eh, marunong mag-intindi. Ngayon, binalit niyo ako. Galit talaga ako. Sinasabi ko sa iyo, galit ako. Kahit anong sabihin mo sa akin, text mo ako. Hanggang ngayon, kinitext ako niya ng kapatid ko eh. Kung ano-ano, hindi ko na lang pinapansin. Kahit anong sabihin mo sa akin, oo, yan ang tandaan mo. Kapatid pa rin tayo. Ang bandang muli tayo pa rin magtutulungan. Pero huwag ganyan ang ugali. Kung sa ibang tao din magpapautang, huwag ganyan. Huwag mong gagawin yan sa ibang. Sa akin. Buti sa akin mo na lang yung ginawa. Huwag lang sa ibang tao. Huwag mong gagawin yan. Matawag yun. Mamaya na Ate Sel, saglit. Magpapaalam na rin ako. So, walang mag-shoutout. Shoutout din sa kapatid ko na inutangan ko ng 15,000. Huwag mong gagawin yan sa ibang tao. Okay lang sa akin mong gawin yan. Kapatid mo ako, maitindihan kita. Kasi bandang muli, tayo pa rin magtutulungan yan ang tandaan mo. Kahit ganito lang atin mo. Andito pa rin ako para sa inyo. Kahit ako ginaganyan ninyo, walang problema. Alam nyo naman ako, kahit inaaway nyo ako lagi, pero pang may problema, nandito pa rin ako. Nandito ako ang susuporta sa inyo, yan ang tandaan nyo. Kaya siguro ginaganyan nyo ako dahil hindi ako nagsasalita.
Hindi ako nagre-reklamo sa inyo. Yan. Hindi ako nagre-reklamo sa inyo kahit anong sabihin niyo sa akin, kahit anong ginagawa ninyo sa akin. Hindi ako nagre-reklamo dahil kapatid akong panganay ako. Pero sumusupra ka na kasi. Hindi na dapat ganun. Irespeto mo rin ako kasi kapatid mo ako. Ako hindi ako nagbano ng sumbat-sumbat. Hindi yan. Kaya sa akin. Dahil kapatid ako wala tayong mga nagulang. Dahil nagtataka panganay ako sa inyo. Pero sumusubra na ikaw. Ginaganyan mo ako. Kaya shout out sa iyo. Kahit ginaganyan mo ako. Pag may problema, dito pa rin ang ate ninyo. Hindi ako ibang kapatid na turbit binan niya na iba pa rin, hindi. Kilala ako ng nakarap. Kilala niyo ako. Kilala niyo ako. Sasalita lang ako dahil masama talaga loob ko ngayon. Nagpati ko sa inyo, mga kapatid ko pa rin kayo. Yan ang tandaan nyo. Kahit anong problema natin, magkakapatid. Ako pa rin naman ang tinatagbahan nyo. Pero laking kamay ko kayong tinatanggap kahit na anong ginagawa ninyo noon pa sa akin. Nag-asawa ka sa asawa ka pagkatapos kitang paralin, nagtapos ka sa akin. Pero wala ka narinig sa akin, sinurutan kita. Tinaaral kita. Wala ka narinig sa akin. Kahit nag-asawa ka na hindi ka nakatulong sa amin noon. Wala ka narinig. Pero ngayon, tatanggapin pa rin kita kahit anong man yun. Dahil kapatid kita, yan ang tandaan ninyo, mga kapatid ko. Mahal na mahal ko kayo, yan ang tandaan nyo. 100% akong suportado sa inyo kahit anong ginagawa ninyo sa akin. Promise. Yan, support sa inyo yung mga pag-uusga ninyo sa akin. Wala yun sa akin. Kaya, kapatid at kapatid, kamag-anak pa rin. Yan ang tandaan ninyo. Ganyan lang ang buhay ko, pero ayoko magsalita, pero yan, ayoko magsalita, hindi ako nagsusumbat sa iyo, noon pa, pero bata ka pa lang, ate niyo na ako, pero sumusubra ka na kasi, wala ka ng respeto, respeto lang, kahit ako may utang sa iyo, respetuhin mo pa rin ako, si kapatid mo ako. Ako may mali, dapat sinabihan mo ako, ganito ate, ganyan. Sabihan mo akong kapal ko, nagparapon ako para ng 7 tao. Hindi, kasasalamat ko yun sa kanila dahil alam kong naiintindihan nila ako. Kaya shoutout sa iyo dyan, mga kapatid ko, pasensya kayo sa atin yung dahil ganito. Kaya ganito ako. Hindi na umaga pa ako iyak ng iyak kasi sobrang sama ng loob ko talaga. Hindi ako nagaganto sa kanila, pero imik akong tao, masayain ako, pero deep inside talaga totoo yung pangyaw. Kaya sabi ko sa inyo, ako yung taong inibigit ko ang problema, hindi ako nag-ano ng tunog. Pero ngayon, sumabog talaga ako. Ayaw ko nang magkasakit, magaya dati niya para sa mga anak ko naman ko. Sabi ko, iniisip ko naman mga anak ko, dahil ako malayo, mga anak ko ang iniisip ko. Hindi sila ang iniisip ko ngayon, mga anak ko, kaya ako ganito lumalaban. Lumalaban ako para sa mga anak ko dahil ako malayo. Ako lang ang asahan ng mga anak ko, wala. O tingnan nyo, pag ako namatay, ganyan ang ugali ng mga kapatid ko, umasahan pa mga anak ko. Diba? Magiging tae rin yung anak ko, gaya dati, kami maliliit pa, mga tae kami dyan. Mga tae kami. Noong nawalan kami ng magulang, mga tae ang tingin sa amin. Wala nyo ba? Kaya ako magsisikap para sa mga anak ko. Sikap ako para sa anak ko. Magpupundar ako para sa mga anak ko. Kasi ayaw ko maranasan ng mga anak ko ang pinaranas amin ng mga liliit pa kami. Wala kami magulang. Saan-saan kami napunta? Saan-saan kami na ano? Tapos ngayon, kilala na kami kasi ganito na kami. Pero nung maliliit pa kami, pangyaw, ay kung alam nyo lang po, hay kami, kasi wala kami pera eh. Walang nagpapautang, walang matiluyan ng maayos, walang matulugan ng maayos. Kaya sabi ko sa inyo, pangyaw, kung at may kita kayo, mag-ipon kayo para sa pamilya nyo. Yan, kaya ganito.
Kaya ganito ako katukad dahil sa mga anak ko. Sabi ko lang dahil, kasigahan nyo ako, wala akong pakailang. Basta, may labas ko ang sama ng loob ko. Kaya ganito kami magkakapalid. Kaya ganito ko rin siguro kami magkakapalid. Kaya naranasan namin talaga yung hirap ng maliliit ko. Hirap ng walang magulang. Tingnan nyo kami. Lumaki kami walang mga magulang. Lumaki kami ng kanya-kanya buhay. Pero nung kahit kami lumaki ng kanya-kanya buhay, okay pa rin naman kami mga kapatid kahit ganun. Hindi kami, kahit kami nag-aaway-aaway, nagtutulungan kami. Kaya tingnan nyo nga, may pinautang akong 15,000. Diba? Kapatid ko isa nakulong, o, di ba? Nagkulungan kaming palayain siya sa kulungan, o, di ba? Kuya ko, na-aksidente sa motor. Na-aksidente yung paa ng, tumboy, naputol, yung paa sa motor. Yung kuya ko yan, si Ryan. Na-aksidente yung kasamahan niya sa motor. Na-hospital sila, magkano binayaran namin sa hospital? Ginastos namin sa hospital? Kami nga ni Judith, nagtulungan. Ganyan kami pang yaw, magkakapatid. Kahit kami nag-aaway. Kahit kami nagbabangayan yan. Pag may problema, sama-sama kami. Kahit kami walang mga magulang. At nung ako rin nagkasakit, junior, high grade nun sa Paracali. High grade siya sa Paracali. Kaya nagpinang sa akin magpagamot nang ako'y nabaliw na stress. Diba? Nag-aaway-aaway kami pangyaw pero hindi kami yung tukami talagang away. Kaya kung kayo mag-alala dyan, ganito lang kami. Kumbaga, pinos ko lang ito dahil real talk yan sa pamilya. Real talk yan. Hindi yan piling hindi mangyari. Nangyayari yan sa totoong buhay. Sabi ko sa inyo, nangyayari yan. Kaya sabi ko sa inyo, Panginoon, kami, magkakapatid, kahit kami ganyan, ang suporta namin sa isa't isa, nandyan pa rin. Yan, kapatid ko, si Tintin, kasama ko rin sa house ko. Lumaki yan doon sa kita ko namin, sa pangangiban. Diba? Kahit di kami nagsama-sama magkakapatid, matagal kami hindi nagsama-sama, pero ganun pa rin ang kurina namin, magkakapatid pa rin. Kahit pamilya. Hindi nawawala sa magkakapatid ang ganyan at sa pamilya. Kaya yung mga maritis dyan na, huwag magmalinis. Kung malinis kayo masyado, di wow. Diba sabi ko, totoo lang tayo sa buhay at tayo gaginawa. Kasi kung hindi kami totoo sa buhay, magkakapatid, hindi kami ganito lalaki. May respeto kami sa mga magulang, pero minsan kasi nawawala kasi yung respeto eh. Nawawala na yung kailangan ng batukan. Kasi ako ang panganay, kailangan ng batukan. Oo, ako may utang, may karapatan ng bayaran siya. Talagang nabayaran ko siya. Pero iba na kasi yun eh. Iba na yung ano niya. Iba na yung mga pananalita niya. Hindi na maganda. Alam mo, ilalamunin ako ay. Diba? Dadawit pa niya yung anak ko, yung asawa ko, yung parakol ko, yung mutsur ko, lahat na dinawit niya eh. Hindi pwede yung ganun. Dawit niya lahat yun. Pero yung respeto, huwag niyang kalimutan. Yan ang point ko sa kanya. Respeto sa tao at kapatid at matanda sa iyo. So, yan ang huwag mong kakalimutan ng birwan sa sinasabi sa kanila. Magkakapatid namin sa amin. Ang respeto ninyo, huwag niyong kakalimutan sa buhay. Dahil yan lang ang iyaan niyo sa pagkatanda niyo sa mga anak niyo. Nawawala na yung respeto eh. Kailangan lang titikin. Pocket malaki na ang buto.
Hindi. Yung utang kong yan pang yaw, lambing ko yan sa kapatid ko. Lambing ko yan sa kanila. Eh, hindi eh. Diba? Lambing ko lang yan sa kanila. Gusto yung utang kong yan pang kusisingilin ko sa kulang pa. Kulang. Alam nilang utang kong yan. Pero hindi. Kasi utang, utang. Bigay, bigay. Ganun. Ganun ang buhay ng tao. Diba? Ayan, di ko na tuloy na i-vlog yung ginagawa ko. Nakakwento na ako sa inyo. Buhay ng tao, hindi nawawala ng utang. Buti nga sa kapatid ako ng utang. Hindi sa ibang tao. Basta kakahiya. Ibang tao, gusto nyo. Ayan tuloy, natapos tuloy yung kinatrabaho ko na ano, hindi ko na i-vlog to, sayang, gusto ang mahal-mahal ko nito, hindi ako madalas magluto nito eh, kasi wala to dito, minsan lang to makita sa palengking shell na to. Minsan lang ito makita sa palingki. Itong vlog kong to, itong shell na to. It's me, yung sabi ko pa naman sarap i-vlog to. Kasi minsan lang ito may ano sa ano, palingki, batinda. Minsan ko lang ito nakikita sa palingki. Hirap ako maghanap nito. Tingnan nyo pang yaw. O yan o. Oh. Ito ibig ko sabihin o. Oh. Yan, shell. Diba? Minsan lang yan dito makita eh. Minsan ko lang yan maibili. Dito. Promise. Mahal talaga yan dito. Promise, pangyaw. Kaya ngayon ko lang yan na ano. May bablog ko sana sa inyo. Eh, kaya lang nagdrama ang yung pangyaw. Kaya next time na lang. Next time ko na lang vlog sa inyo ulit. Napakulito na ang inyong pangyaw. Kaya pasensya. Dalawang minus sana yung bablog ko ngayon. Nakapain ko sa inyo. Ayan, ito. Ito pang yaw. Ito pang yaw. Ay, baligtad. Sorry. Ito pang yaw. Ito. Ito, ano to? 10 minutes mo nyo lang steam. 8 minutes. Okay na. Napakain ko tuloy ako. Sayang yun. Tagal ko pa naman yung hinahanap. Buwan na ko niyan magluto. Sana mayroon pa niyan lesi. Para ma-vlog. Sayang siya. Hindi ko na i-vlog. Okay lang. May next time pa naman. Talaga buhay. Hindi pwedeng laging okay. Diba? Kaya ako sa inyo pangyaw. Shout out sa inyo dyan. Sabi ko sa inyo. Ako, hindi ako madamot na kapatid. Hindi ako, matakas sa mga utang. Hindi ako ganong tao. Pag hindi ko kayang bayaran ng utang, malayo pa lang yun. Sinasabi ko na sa may utang ako. Sabihin ko, sis, di ko na kumakabayad. Wala, kinapos talaga sa sahod. Sabihin ng kaibigan, sige, wala problema. Puti pa yung ibang tao, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, real talk. Pero yung mga kamag-anak at kapatid, tangan mo, pilihan ka talaga yan, pipigain ka talaga yan, kilala ko na yung sinuri. Sumiyo, wari mo. Kilala ko na yun mga yan. Kapatid ko eh, hindi ko kilala. Kaya so, sabi ko sa inyo pang yaw, ang tao, pag maramang ka sa tao, hindi ka mabigat. Ganyan lang, kung saan bahay lang akong kapatid. Ako'y kapatid na ano, panganay na hindi magkakapanganay. Hindi dapat nung ko pa yan sinout out kung ano-ano mga ginawa ko at mga tinulong ko. Hindi ako ganun dahil ang kapiram ko, bilin niya ng nanay ko. Ako ang maging magulang, hindi para ano. Pag-ibang siya kasi na. Shout out ko sa mayroon akong premiere.
kaibigan ko. Tignan nyo. Inaalam ko talaga yung ano premier ng kaibigan ko. May premier yung kaibigan ko. Ay! Dapat dun ako mag-ano, malalaman nyo. Shout out sa iyo, ha? Ay, bye-bye na muna kasi may premier yung kaibigan ko ka YouTube ko kasi kailangan namin suportahan din yon. Ayoko ng ano, ng ganyan na nakiusap yung tao na panuorin siya. Kailangan mo ito pa rin ang pangako mo, diba? Promise, Pangyaw, salamat sa pakikinig at panunod niyo sa akin at sa kadramahan ng inyong Pangyaw. Love you. Ako si Bicolana FW na nandito, napasinsa, naghihingi ng sorry sa inyo kung ano man po yung mga nangyari at mga gawa ko ngayong araw. Sorry, Pangyaw. Yung sinagot ko yung load, lulutin ko yung utang ko yun para lang sa inyo. Promise. Shout out. Love you. Duto na ako, tsaka nanonood ako nung premiere. Bismiyo, nag-alarm na talaga yung ano, shout out talaga dun sa ano, kaibigan. Yan, dito dapat ako manonood dahil nandito yung vlog ko sa Bicolana FW, yung cellphone na yan, nabili yung amo ko, dyan nakastol yung YouTube ko. Ito yung binili ko to, pang video ko lang ako dito kasi, di ba, iniingatan ko yung amo ko na binigay na ang cellphone dahil ganyan ako. Sige, salamat.